Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo, mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, nanilika, pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop at Pangunan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 316 ng Ride On na Ministry araw po ng Tuesday, January 5, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer and Service. Tayo po ay dumulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, dama namin ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Dama rin namin, Panginoong Diyos, ang banal na presensya ng inyong pag-ibig na dumadaloy sa aming mga puso at isipan at buhay. Marapatin niyo, O Diyos, na kami po ay makapaglingkod sa inyo, na kami ay makapagpuri at manambahan sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, inyo pong palalimin at palawigin ang aming pagkaunawa sa mga salita na nais mong ipabatid sa amin. Maghari ka, O Diyos, sa bawat isa. Pangunahan kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Dumaloy sa amin, Panginoong Diyos, ang kasi mo. At gayon din, Panginoon, na maging maayos po sana ang komunikasyon, ang internet, ang signal. At gayon din po ang kalalagayan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aming panalangin at amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At kumusta ho ba kayo, mga kapatid, sa ating Panginoon? Napakabilis ang pagdatal at paglipas ng bawat araw. Ayon doon sa ating tinatalakay na siniseries ayon kay Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness. At yan ang ating tatalakayin ngayon, meekness, temperance, against such there is no law. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Eh, puro yun natin ang Panginoong Diyos at tayo po'y umawit ng isang gospel song na merong kaugnayan din sa ating tatalakayin. At kung memorize po natin ito, kung meron tayong kopya, Great is Thy Faithfulness, na kung saan noong 1923 ang lyrics nito mula kay Thomas Chisholm at gayon din kay William Runyon. Changes
us not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I sing. All I have need that thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer when winter, spring, time, time and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need that thy hand hath provided. Faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace that endure. Thine own dear presence to cheer and to guide. Hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need that thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, napakadakila ang katapatan ng ating Panginoon. At purihin natin ang Diyos sa katapatan na yan. Maaari natin kayang tapatan ang faithfulness, katapatan ng ating Panginoon. Nasa ika-anim o ikapito. Yes, ikapito na bunga ng Espiritu ang ating tatalakayin. Kung mapapansin natin doon sa ating binasa, from the King James Version na gamit ko, the full life
study Bible, ang ginamit doon ay faith. Pero doon sa Tagalog ay katapatan. Ngayon, tinignan ko yung Good News Translations. Ang ginamit doon ay faithfulness. At gayon din doon sa New Revised Standard Version, ang ginamit din doon ay faithfulness. Pero ganun pa man, itong tatalakayin natin na faithfulness, katapatan, ang pinaka-root word nito ay faith, pananampalataya. Nang pananampalatayang ito, faith, ayon sa wikang Grego, ay pistis. Na yan ay merong kinalaman sa pagiging faithful nga natin na nararapat na tayo ay maging tapat. Faithfulness. At kaakibat niyan ay yung maging firm, buo, matibay, naninindigan ang ating pananampalataya na kinakakitaan ng katapatan. At gayon din, kaakibat nito yung faithfulness and firmness. Sa root word na faith, pistis, ay meron kinalaman sa tinatawag natin na unswerving loyalty. Hindi ho natitinag na katapatan sa Panginoon, katapatan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi ho pagewang-gewang. Hindi ho kung ngayon ay tapat, bukas ay hindi matapat. Kundi nandun ang consistency of faithfulness and firmness of our faith in the Lord Jesus Christ and all other areas of concerns that our faithfulness is indeed kailangan po. At gayon din ang usapin na yan ng ating faithfulness, firmness, at unswerving loyalty. We need to adhere to that. Lalong-lalo na sa ating ugnayan sa Panginoon, lalong-lalo na sa ating ugnayan sa mga tao na kung saan ay meron tayong kaugnayan sa kanila. Na kung saan ay tayo ho ay merong tinatawag in unity, in solidarity, camaraderie of being a faithful and firmness with unswerving loyalty and with adherence that we indeed follow what we promise. Yes, ang ating pangako, promise. At gayon din ang ating commitment. At gayon din ang ating pagiging trustworthiness. Yung tayo ay napagkakatiwalaan at gayon din ho ang usapin ng pagiging honest natin. Yes, kaakibat niyan that we have to adhere in one accord because we are united in the Lord Jesus Christ in terms of promise sa ating mga pangako, in terms of our commitment, in terms of our trustworthiness, and of course, ang usapin ng honesty natin sa Kanya. At gayon din sa lahat ng aspeto ng ating buhay, relasyon, at gayon din sa ating mga ginagawa, at gayon din sa ating mga ipinapangako.
ay napakahirap po yung nangangako na hindi natin magawa. Meron ho bang mga pagkakataon sa lumang taon na kung saan ay andami natin o meron tayong mga ilang naging pangako pero hindi natupad? Yes, because of our wavering loyalty. Totoo yan, meron tayong mga hindi natutupad na mga pangako, kaya sabihin natin, aray ko. Yes, may mga pagkakataon na hindi natin natutupad ang ilan sa mga pangako natin. Pero meron mga tao na talaga naman ang habit ay pangako ng pangako, pero kaagibad din ang habit na napapako at napapako ang mga pangako. Kaya nga nasasabi na ang taong yan na hindi ko na pagkakatiwalaan yan. Yung taong yan ay walang isang salita, walang word of honor. Hindi siya matapat sa kanyang sinasabi. Iba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa at gayon din ang ginagawa sa kanyang sinasabi. Ibig sabihin nun, nandun yung konteksto ng hindi pagiging honest, hindi pagiging transparent, hindi pagiging maasahan sa mga maliliit na mga bagay, lalo tigit sa mga malalaki at mga dambuhalang mga bagay, mas lalong hindi mapagkakatiwalaan sapagat walang matibay at walang patuloy na firmness ng katapatan na nakaugat, nakatungtong sa pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At tayo ay nasa panahon ng 2021, bagong taon, na ginakailangan na kung saan kung meron tayo mga gawain sa nakalipas na taon na hindi po tayo naging tapat sa mga bagay-bagay. Nakalimot tayo, nagkulang tayo, nagkasala tayo. 2021 ngayon, kaya nga ho, huwag tayong mangangako na hindi natin magawa. Kung mangako tayo, ay tiyakin natin na magagawa natin. Sapagkat ang anumang salita na ating pangako, naririnig ng Diyos. Sa konteksto man ng buhay natin, nakikita man tayo, napagmamasdan man tayo o hindi, kinakailangan na lagi tayong matapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, lalo ng ating pananampalataya at katapatan sa ating Panginoong Diyos. Pansinin natin ang sinasabi ni Jesus doon sa Mateo Kabanatang 23, talatang 23, na kung saan diyan ay sinabi mismo ni Jesus, sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga. Ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa at ang lalong mahalagang aral ng kautusan, ang katarungan, ang paggahaban, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag ninyong kaligtaang gawin ang iba. Yan ang matapang na salita ng ating Panginoon Jesucristo sa mga eskriba. Sino ba ang mga eskribang ito sa panahon ni Jesus? At maging sa lumang tiyan, sila ho ang mga tao na kung saan ay taglay nila ang karunungan at kaalaman. Taglay din nila ang pagreligyoso, pagkamakadiyos. Sila ho ang mga tagapagturo at tagapagpaliwanag ng mga aralin sa matatanding tipan, lalo ng unang limang aklat sa lumang tipan. Sila din yung gumagawa na kung saan sinisipi nila para sa iba ang mga kasulatan. Kung kaya't ang mga hari nung panahon na yon, nung unang panahon ay mga mayroong mga eskriba, mga karaydon sa Panginoon na naghahanda ng mga naturang opisyal na kasulatan. At ilan di umano sa kanila ay naging matataas ang kanilang katungkulan at sila naging tauhan sa palasyo. Pero sinasabihan ni Jesus dito sa kanyang salita na sila ay mapagpaimbabaw. Nagbibigay sila ng ikapo ng gulayin walang halaga.
Ngunit meron silang napakahalagang mga lituntunin sa kasulatan na kung saan ay hindi nila pinag-uukulan ng pansin ng mga aral sa kasulatan. Yes, ang patungkol sa katarungan ng pagiging makatarungan sa pamumuhay. At gayon din sa pagiging mahabagin sa buhay na ito sa kapwa. At higit sa lahat ang pagiging matapat na kung saan ay nakakaligtaan ng mga eskriba ng panahon na iyon. At yan din ay matapang na sinabi hindi lamang sa mga eskriba kundi sa mga Pariseo. Sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo na kung saan sila po ay isang pangkat ng mga Hudyo. Nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan sila po ay mahigpit na sumusunod sa kautusan ni Moses. At gayon din sa mga lituntuning di umano idinagdag ni dito. Kaya mga kapatid sa Diyos, sila'y pinagsabihan ni Jesus na kung saan ay mga mapagpaimbabaw. Mga hipokrito, let us deal with this, my dear brothers and sisters in the Lord, to examine ourselves. Yes, to assess ourselves, to evaluate ourselves. Tignan natin ang ating mga sarili. Kayo, ako at lahat tayo. Meron bang mga panahon na kung saan tayo nagiging hipokrito? Nagiging mapagpaimbabaw? Iba ang mukha sa harapan, iba sa talikuran, iba sa harapan. Yes, bagong taon 2021, talikdan natin, iwaksin natin ang buhay na hipokrito. Buhay na mapagpaimbabaw, kundi tayo ay mabuhay na mga lingkod at mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan ay nangingibabaw, nananalaytay sa ating mga buhay, sa lahat ng larangan ng buhay natin, pati ng ating mga gawa. Na kung saan ay nakikita po sa atin ang ating pagkamakatarungan sa lahat ng bagay at aspeto. Nakikita sa atin ang pagiging mahabagin sa kapwa. At gayon din makikita sa atin ang lubos na katapatan natin. Unang-una sa Panginoon, gayon din sa ating relasyon sa bawat isa sa atin. Maging sa loob ng tahanan, maging sa lipunan, at gayon din sa mga workplaces natin. At sa lahat pa ng naaabot ng ating mga buhay, patuloy tayo na maging matapat sa lahat ng bagay at alisin natin ang espiritu ng pagiging mapagpaimbabaw at pagiging hipokrito at yan ay mangyayari. Kung isusuko natin lahat sa Panginoon, nawala hong alinlangan, nawala hong itinitira, kundi 100% o 100% that we indeed totally entrust everything to the Lord. And let this Lord through His words and His Holy Spirit to overhaul us. To change us. Lagawin niya ang radical change sa ating mga buhay. Na mamuhay tayong simple. Mamuhay tayong mababang ating kalooban. Mamuhay tayo na may pag-ibig at kahabagan, malasakit at katapatan. At sa harapan ng Panginoon ay yan ay makapagbibigay po ng kaluguran. Meron ba sa panahon na ito na kasintulad ng mga eskriba at mga Pariseo ng kapanahonan ni Jesus at maging sa Old Testament? Marami pa rin. Hindi tayo nag-judges. Pero meron. Kaya nga ho, patuloy tayo nangangaral. Patuloy tayo nagbiministeryo. Patuloy tayo na binabahagi natin ang mga salita ng Panginoong Diyos. Eh kung wala nang hipokrito, wala nang mapagpaimbabaw, wala nang makasalanan sa panahon na ito, tigil na ang ating ministeryo ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. Pero napakarami pa rin.
Yes, come 2022. National election of the Philippines on the presidential level. National level. Marami na naman na nangangako, nag-asimento ko ang dagat, ganito gawin ko, ganyan. Lahat, pangako, pangako dito, pangako doon. Boto ninyo ako. Akong solusyon ng problema sa bansang ito. Napakarami mga pangako. Pero pagkatapos ng eleksyon na upo, di man lahat nag-e-enjoy na mangurakot. Nag-e-enjoy na kinakalimutan ang kanyang pangako. Hindi na siya ma-reach ng taong bayan. Nakuha na niya ang kanyang nais, pang sariling nais niya. Kaya nga sa panahon na ito, saliksikin natin, handa natin ating mga puso't isipan. Kung sino nga bang ating mga iluluklok na naman. Yes, banong October yan naman ang filing of candidacy nitong taon na ito. Pumili tayo ng karapat-dapat. Marami hong nangangako, pero hindi ginagawa. Maraming mga eskriba na katulad sa panahon na ito, mga pariseyo na mapagpaimbabaw, hipokrito. Huwag po natin silang gayahin, kundi mamuhay tayo na mayroong katapatan sa Panginoon at gayon din sa lahat ng bagay. Ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans Kabanatang 3, Talatang 3, ano hanggang 4? Ano ang mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Question number 1. Question number 2, nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Sinagot din ni Apostol Pablo ang kanyang dalawang katanungan sa mga taga-Roma. Hindi, yan ang kanyang sagot. Sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao. Ayon sa nasusulat na kanyang kinot upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita. At manaig ka kung hahatulan ka na. Kung kanina sinisigaw natin, meron pa bang mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito sa panahon na ito? Nagpapanggap na mga matapat pero hindi. Ang katanungan ay meron at meron pa ba sa panahon na ito na mga tao na punong-puno ng kasinungalingan? Well, meron. Meron ang mga sinasabi ng mga white lies, intentional lies, habitual lies. Yes, meron mga ganyan. Matapang din ang sinabi ni Paul dito na kung saan, sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao. Sabay-sabay natin sabihin, aray ko, tinamaan ako. Eo ba? Aminin natin, may mga pagkakataon na nagkakaroon din tayo ng white lies. May mga panahon na nagkakaroon din tayo ng intentional lie kahit na alam natin na iyon ay pagsisinungaling. Year 2021, taon ng pagbabago. Limutin na natin at iwaksi ang buhay na masinungaling. Kundi gawin natin na ang taong 2021 ay year of faithfulness.
to the Lord Jesus Christ and to our fellow human beings. And of course, faithfulness to our duties and responsibilities and other arenas of life. Na kung saan ay naroon tayo at gumagampan ng ating mga importanteng mga tungkulin. Let us embrace and uphold kung ano itong sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan ang ating Panginoong Diyos ay mananatiling na siya ay tapat sa kanyang katapatan. At dahil tapat ang katapatan ng Panginoon sa lahat sa atin, mga ka-ride on sa ating Panginoon, let us also embrace and declare and affirm what St. Paul said to the first Timothy sa kanyang Epistles chapter 6 verse 12. Nang kanyang sinasabi, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibata. Alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Yan ang kanyang sabi kay Timoteo na isang kabataan na lingkod ng Diyos. Yan ang kanyang suggestion. Yan ang kanyang pagsusumamo. Hindi ba yan ay yan din ang kanyang paalaala sa atin? Nitong lakbayin natin 2021? Na sa ating mga lakbayin, sa ating mga pamumuhay, sa ating paggawa, sa ating paglilingkod, sa ating ministeryo, sa anumang haharapin natin na hamon, sa anuman haharapin natin magaan man, mabigat man, nagampanin sa buhay. Kahit na sa ating mga planning, visioning moment, even in the course of laying down our plan of actions in accord kung ano ang ating pangitain, kung ano ang ating mission na nailatag with our core values. At sa manakalatag na mga timeline ng paggawa at pagsasakatuparan ng mga ito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa pakikibakang ito ay buong-buo natin nagawin. Nang makakaya. At diyan tayo makakaasa that the Lord, the Jesus Christ, Yahweh, the Heavenly Father, with the continuing help, enlightenment, interference, at maging ang pakakailam niya sa atin, ay kanyang padadaluyin ang kanyang karunungan at kaalaman, His knowledge and wisdom na unlimited. At sa lahat ng mga kaparaanan, so that we may become creative, innovators, influencers, inspirers, sa taong ito ng 2021. Yan ang pinaka-essence ng sinasabi ni Jesus sa buod ng kanyang pag-ibig. Ang 10 kautusan ng Panginoon na nahangos sa 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gayon din ang iyong gaya ng iyong sarili.
Ibig sabihin nun, from the context of the love of God, at ang pag-ibig na inaasahan yan na meron tayo, at kung paano dadaloy ang pag-ibig na yan ng Diyos sa lahat ng aspeto at larangan ng buhay natin. Especially in the context of being a faithfulness with firmness, with trustworthiness, with commitment, with honesty, with transparency, and with adherence to the truthfulness of God na siyang dumadaloy sa buhay natin. Year 2021, ibuhos natin lahat ng buong buo nating makakaya sa pakikibaka. Bilang iglesia, makikibaka tayo. Bilang pamilya na kinakabilangan natin, makikibaka tayo. Bilang kasapi sa isang barangay, makikibaka tayo, at maging sa konteksto ng ating bayan, lalawigan, at bilang bansa at buong mundo. Life indeed is a gift, a blessing from the Lord. But life indeed is full of continuing struggles and challenges. There are expected and unexpected challenges, problems, circumstances, storms, trials of life in the spiritual realm and even in the natural realm or whatsoever. But let us always remember that amidst and beyond all of these situations in life, God with us. God will always be with us in our pakikibaka. Lalo na kung ibibigay natin ang buong buo na makakaya natin, kasamang puso natin, kasamang isip natin, kasamang buong katawan natin, at kasama lahat ng ating mga talents and resources, and of course, our unity as a church, our unity as a nation, our unity belonging to the kingdom of God. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng buong-buong makakaya natin, it will translate into something that can indeed gives us so amazing works and acts of the Lord Jesus Christ and His Holy Spirit. Maniwala tayo. Ang year 2021 na kahit tayo ay patuloy pa rin tayong dumadaan sa global pandemic, coronavirus disease 19, at gayon din itong sinasabing di umano na variant, we continue to have that hope in the Lord that everything will be okay for us all, that everything will be okay to you, to me, and to us all. Okay ba sa inyo yan? Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho, panatiliin natin ang Espiritu at diwa na tayo mga tinawag, mga pinili, hinirang at isinusugo ng Diyos sa isang konteksto ng buhay natin na punong-puno ng laban ng pakikibaka, na kung saan sa gitna ng maraming saksi, sa gitna ng mga iba-ibang nagbabagong panahon at kalalagayan, manatili tayong mga buhay, mga matapat na saksi ng ating Panginoon na sumasampalataya sa Kanya, na kapag pinagsama-sama natin yan,
all of us to the leading of the Holy Spirit. With the blessing of God the Almighty in Jesus Christ, we can indeed turn this world upside down into a kingdom of God. Maniwala tayo mga kapatid sa Diyos. Yan ang sinasabi na kung saan 1 Timothy kabanatang 6 talatang 12. Pero meron din sinasabi si Paul doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Nang sinasabi diyan, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Yan ho ay usapin ng Christian education and Christian discipleship. Kaya nga ho, gawin natin ang 2021 na taon na marugdob, masulong, at aktibo ang ating gampanin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Nasa konteksto man, meron tayo na kung saan hindi lamang tayo ang nakikinabang sa mga narinig natin na mga salita ng Diyos. Hindi lamang tayo nakikinabang sa mga katuruan na itinuro sa atin. Di ho ba mas mainam na kung saan yan ay ipinapasa natin? Di mas mainam na yan ay ibinabahagi natin? Di ba mas mainam na yan ay atin pong itinuturo sa mga tao, lalo na sa mga inaasahan natin at nakikita natin na sila'y magiging mapagkakatiwalaan din na kung ano yung ating itinuro, kung ano yung ating ibinahagi ay yun din ang kanilang isasampabuhay at yun din ang kanilang ibabahagi. And that is indeed the multiplying effect of evangelism, the multiplying effect of mission, the multiplying effect of reaching out people from our comfort zone to the different places na tayo po ay pinahahayo ng ating Panginoong Diyos. Yan natin ang taong 2021. Ito po ay year of discipleship making, a year of evangelism, a year of missionization, a year of outreaching, of strengthening people, a year of inviting people in the awesome presence of the Lord, that Jesus Christ, a year for the church to expand, to come out from its comfort zone sa iba't ibang kaparaanan. At napakahalaga yan na mandato at habilin ni Apostol Pablo kay Timothy at gayon din sa bawat isa sa atin. At gayon din ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa ikalawang at Timoteo, kabanatang 4, talatang 7. Ang kanyang sinasabi, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Puspusan akong lumaban sa paligtasan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Faithfulness, firmness. With our promise na ginagawa natin, with our commitment,
with honesty. And everything unto the Lord that Jesus Christ. Ilang araw pa lamang tayo ng unang buwan ng January. Dami pang natitira. Kaya nga ho, 2021. Tularan natin sa Apostol Pablo, puspusan tayong lumaban nitong kabuuan ng 2021 and beyond. Para sa kanunay matapos natin ang dapat natin matapos na ipinagagawa ng Panginoon. Pero kailangan natin sa puspusan na ating pakikibak at paglaban na mabayap. Nataglay natin ang mga nakalipas na atin pong tinunghayan na mga bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katiyagaan at gayon din ang kabaitan, ang kabutihan at gayon din ang sinasabi ngayon na faithfulness. Let us continue to remain and keep that faith, faithfulness sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sabihin natin kay Lord, Lord, gamitin mo ako itong taon ng 2021. Lord, narito ako. Puspusan mo akong kasangkapanin. Pero huwag mo akong iiwan. Samahan mo ako. Palakasin mo ako. Inspire mo ako. Empower mo ako. Ibuhos mo sa akin ang spiritual blessing. Ibuhos mo sa akin ang karunungan at kaalaman at kaparaanan. At ikaw ang siyang maitataas, hindi ako. At ano naman ang sinasabi doon sa Titus chapter 2 verse 10? Sinasabi sa Tagalog, Tito, kabanatang 2, talatang 10, sabihin mo sa kanilang huwag mag-uumit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay. Ito na po yung sinasabi. Ito na po yung sinasabi. Maging tapat sa lahat ng bagay. Eh no, ngayon, ayun sinasabi. Upang maipakita nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Napaka-importante iyan. Hindi ho yung pagiging matapat, matapat kahapon, bukas ay hindi. Matapat sa panahon ng Holy Week, pero sa ibang panahon, hindi matapat. Napakatapat sa panahon ng Pasko, pero pagkatapos ng Pasko, nanghihina na naman at nanglalamig ang kanyang pagiging matapat. Pero ang sinasabi dito, maging tapat sa lahat ng bagay. Tapat tayo doon, tapat tayo rito, tapat tayo doon, doon sa lahat. Sa anong konteksto, nakikita man tayo o hindi, kailangan natin maging tapat. Kaya nga ho, yung inawit natin kanina na una, na great is thy faithfulness, na sinasabi doon sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 25, panaghoy, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 25. Ang hindi nagmamaloy na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sana ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Totoo po yan. Panghawakan natin yan. Ibig sabihin nun,
Itong taon 2021, mga ka-ride on sa Panginoon, inaasahan sa atin ang 12 months na pagiging maibigin tayo, na merong kagalakan, na merong pag-asa, yes, na merong katiyagaan, na merong kaitan at gayon din na merong katapatan. Yes, 52 weeks na gagawin natin ito. 665 days na gagawin natin ito. Yes, 12 months, 52 weeks, 365 days, 8,760 hours na inasahan ng Panginoon. 525,600 minutes, 35,536,000 seconds na inaasahan tayo. Nadadaloy nawa ang pag-ibig sa atin, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katiyagaan, ang kabaitan at gayon ang kabutihan at katapatan natin katulad ng Diyos Ama na nahayag kay Kristo Jesus at kumikilos gumagawa kagilagilala sa pamagitan ng Kanyang Santong Espiritu na hindi nagmamaliw, na hindi kumukupas ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang malasakit, at gayon din ang Kanyang dakilang katapatan. Magtibay that this year 2021, that it should be a year for us that the Lord, that Jesus Christ, gagabayan tayo, tutulungan tayo upang marami tayong magagawa sa taong 2021. Sabihin mo sa katabi mo dyan, maging matapat ka, magpakatapat ka, at tiyak tatapatan ka ng Diyos sa lahat mong ginagawa na matapat. Kaya nga ho, magtapatan tayo sa Panginoon, magtapatan tayo sa isa't isa, at gayon din humawit tayo ng nasama-sama ang dakilang katapatan na lagi natin inaawit. Hallelujah, praise the Lord. Memorize naman natin ito, ang awit na ito. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya O Diyos, kita'y laging pupurin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang
panahon. Katapatan mo'y makibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay noon, ngayon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat sandali, naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay noon, ngayon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Yes, palakpakan mo natin ang ating Panginoong Diyos sa awit na iyan, dakilang katapatan. Lagi natin iisipin na lalahanin na napakadakilang ating Panginoong Diyos kung saan inaasahan din na tayong lahat ay magiging matapat sa araw-araw sa titwina sa lahat ng bagay saan man tayo naroon. Sa panahon man na tayo pinakikita at dinakikita, lagi tayong magpakatapat sa ating Panginoong Diyos at gayon din sa ating kapwa at gayon din sa ating mga sinasabi, mga pangako natin. Mabigyan natin ng patuloy na kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, praise the Lord at ating pong abatiin. Ang mga kapatid na kung saan sa araw na ito ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Kapatid na Leonora Cardenas ng Church by the Highway, Bacoor City, Cavite. At gayon din ang kapatid na Marita Galit ng Malabon City, Metro Manila. Reverend Edwin Simon ng United Church of Christ in the Philippines. Wala dyan sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. Gayun din ang kapatid na dating DSE Reverend na Babe Sarmiento Marcelo, yes, ng Pandi, Bulacan. At siya po ay pastor ng Trinity Methodist Church, Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Ang kapatid na Mel Tangona ng Tacorong Sultan Kadarat ng Mindanao, Estelita Tomas, kanib ng Mataas na Covenant Methodist Church, Barangay Mataas at nakahoy ng General Natividad Nueva Ecija. At ganyan kapatid na Gemma Buendia ng San Mateo Isabela, Josie Cadelinha ng Quezon City at ganyan kapatid na Leonard Luga Alvarez ng San Mateo Isabela, Lala Domingo ng San Mateo Isabela, Kathleen Ganila ng San Mateo Isabela at ganyan kapatid na Prenor Jane A. Bumagat ng San Mateo Isabela. Ang kapatid na Pilimon at Tangonan Senior, Richelle Abikit, Tangonan ng Gabaw at gayon ng kapatid na Renato Tangonan ng Manila City. Yan sila po ang nakarating sa atin na mga pangalan na magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Bagaman sila po ay maaga pa lang ay atin na pong nabati silang lahat. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, aming Ama at aming Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na siyang lumalang, lumikha ng langit at lupa. Ikaw na siyang nagbigay ng panibagong taon sa lahat po ng mga kapatid namin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Hindi lamang ang mga pangalan nabanggit Panginoong Diyos, kundi lahat. Di naman lang namin kilala sina nasa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa ibang mga bansa, pati na Panginoong Diyos sa mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Patuloy po, Panginoong Diyos, na sila po'y kasamahin mo sa kanilang mga importanteng selebrasyon ng birthday, kapanganakan, at umasa kami, Panginoong Diyos, na madama ka ng personal at gayon din, Panginoon, na kung saan ay hindi sila makalimot sa araw na ito, na sila'y magpasalamat sa inyo at magtalaga muli ng kanilang mga buhay, pamilya, at mga pinagkakabalang ministeryo, paglilingkod, at gayon din ang kanilang mga hanap buhay. Panginoong Diyos, dalangin po namin na maraming pang mga taon na kanilang tatanggapin mula sa inyo, na punong-puno po ng kasaganaan na pinapadaloy mo, Panginoong Diyos, sa kanilang lahat. At gayon din, Panginoong Diyos, na punong-puno ng kagalakan at pagtatagumpay at pag-asa, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na punong-puno ng iba yung kalusugan
At gayon din, Panginoong Diyos, na anumang mga haharapin nila sa buhay ay kanilang mapagtatagumpayan, sapagkat ikaw ang siyang sumasabihan. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang mga sanggol, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain sa poder ng kanilang mga bagulang, Panginoong Diyos, sila'y magsilaki na mayroong takot at pananampalatay sa iyo. At sila, Panginoon, ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa darating na panahon. Panginoong Diyos, umaasa kami ng lahat ng mga birthday celebrants na ito, Panginoong Diyos, ay makita mo, Panginoon, ang kanilang patuloy na pananalig, kakibat ng kanilang patuloy din na paglagong espiritual at sa lahat ng aspeto, lalo na sa pagiging matapat, Panginoon, sa lahat ng bagay. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At awitan natin ng pagbating birthday sa mga kapatid na ito. Yes, sila po ay ating pong handugan ng awit. Alam ko po, memorize nyo na ito. Araw-araw ba naman na inaawit natin ito? At siguro sa aking mga kapitbahay dito ay araw-araw may birthday kina Bishop. Lagi umaawit ng happy birthday. Maring sinasabi nilang gano'n. O kaya ay, bakit kaya araw-araw umaga ay sumisigaw si Bishop? Lagi siya nagsesermon. Sino kayong kasama niya dyan? Hallelujah, praise the Lord. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos sama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating, ingatan ka sa hirap at lagin, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na awa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na awa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy happy birthday sa lahat po ng birthday celebrants. Palapakan po natin sila. At gidinitsin naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Enjoy nyo lang mga birthday ninyo. Ano kaya mga handa ninyo, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Dear si Reverend Babe Sarmiento Marcelo, ano bang handa mo sa araw na ito? Pwede ba makapunta sa bahay niyo at matikman naman ang iyong handa? Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang nakarating sa atin na prayer request muna kay Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah, United Methodist Church ng Bacoor City, Cavite. Bagaman sila nakatira dyan sa Imus City, Cavite, ang kanyang prayer request, Bishop Lito, mag-second na surgery si Merla. Ito po yung kanyang asawa. Sa last week of January 2021, I'm appealing for your prayers
at financial na ayuda. 350,000 more or less needs namin. Sana matulungan mo kami, Apo Obispo. Yan ang kanyang prayer request at yan ay panalangin natin. Ang Panginoon ay kumatok ng mga tao na kung saan ay maaaring makatulong sa kanila. Lalo na po sa hanay ng United Methodist Church na kung saan siya ay kabilang. O aming ama't aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na kung saan ay aming pong pinakikiusap na nitong parating na last week of January 2021 na kung saan ay magkakaroon ng pangalawang surgery ang kanyang minamahal na asawa na si Merla Sembrano, Panginoong Diyos. Dalain po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo ang pagamutan at mga medical frontliners, mga gamot, mga equipments na magagamit, Panginoong Diyos, at gayon din ang aming mga panalangin na maging matagumpay itong magaganap, Panginoong Diyos, na operasyon ng kapatid na Merla. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang kanyang magiging lubos na recovery and healing, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, manumbalik ang kanyang maayos at malusog na pangatawan. At umasa kami, Panginoong Diyos, ng prayer request na ito, kanilang pangailangan na more or less 150,000 ay matugunan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na kayo po'y kumilos sa mga tao, Panginoon, na maaari pong makatulong sa kanila, sa kanilang pangangailangan, O Diyos. Mahabag po kayo at manguna sa buong pamilyang ito ng mga Sembrano, Panginoon, nang dumaloy ang blessing na kanilang matugunan, Panginoong Diyos, ang anumang pinansya na kailangan nila. At igit sa lahat, Panginoon, ay ang lubos na kagalingan at kalakasan recovery ng kanyang minamahal na asawa na si Merla. O aming ama't aming Diyos, gayon din po ang dalawang anak na naaksidente ng kapatid o mag-asawang Felipe Storno ng Maria Aurora, Aurora Province, Panginoong Diyos. Ang kanilang lubos na kagalingan at recovery, Panginoong Diyos, sa kanilang tinamo ng mga sugat, Panginoon. Pagpalain mo maging ang kanilang mga financial need. Pagpalain niyo, O Diyos, ang buong pamilya ng mga Storno. Gayon din, o aming ama, ang kapatid na Dr. Paterno San Giurani na nandyan sa bandang Nevada, Texas, United States of America, na kung saan siya po ay nasa COVID-19 na case, Panginoon. Pagpalain mo ang kapatid na ito, Panginoong Diyos, na siya ay maibsan. Makalaya sa COVID-19, Panginoong Diyos, gumaling siya. At patuloy, Panginoon, na siya po'y kasangkapanin mo sa kanyang ginagawa na ministeryo din bilang isang doktor. Pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya nang matugunan din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan. Gayun din ho, aming ama't aming Diyos, ang kapatid na Arnold Ferdis na nakakonfine dyan sa De La Salle University Medical Center, Dasmariñas City, Cavite, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nakaranas ng mild stroke at nasa proseso ng kanyang patuloy na pagdadialisis, Panginoon. Mahabag po kayo at maawa sa kapatid na ito, Arnold Ferdis, Panginoon. Amin pong ipinakikiusap, Panginoong Diyos, na siya po'y makarecover fully at gumaling siya, Panginoon, sa kanyang natamo na mild stroke. Mapabuti ang kanyang kalusugan at gayon din, Panginoong Diyos, ay makalaya siya sa kanyang pagdadialisis, Panginoon. Gayun din ho, Panginoong Diyos, na matugunan ang kanilang mga financial need na kailangan din. Pagpalain mo ang buong pamilya Ferdis. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, mga taong maaari mong katukin, Panginoon, upang makatuloy din sa kanilang mga financial need. At gayun din sa mga panalangin na pinadadaloy, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Alma Montibergen Delion, kaanib ng Jesus the Living Hope Methodist Church sa Longapo City, Sambales, ang kanyang patuloy na kagalingan mula sa kanyang karamdaman na hika, Panginoong Diyos, pagpalain po niyo siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Gayun din ho, aming ama't aming Diyos, ang kapatid na Ruel Luzong Yumol,
na kung saan ay nagdadialisis din, Panginoon, patuloy po namin siya nilalapit sa inyong paanan upang ang kapatid na ito, Panginoong Diyos, ay maibsan sa kanyang kalalagayan. Maranasan niya, Panginoong Diyos, ang inyong himala, ang inyong pagpapagaling, Panginoong Diyos, at ayusin mo ang kanyang buong katawan at buhay, Panginoon. At ang siya makalaya, Panginoong Diyos, sa kanyang dialysis, pagpalain mo ang buong pamilya ng mga yumol at matugunan din ang kanilang mga financial need. Ang kapatid na Fe Rodrigo ng Malabon City, Metro Manila, for complete healing and recovery, good health and wellness, at patuloy na mag-imayos, Panginoon, ang kanyang proseso ng kanyang therapy. Dahil siya po ay na-stroke din mild at gayon din ay lumabas din siya mula sa pagamutan. E pagpalain mo ang buong pamilya ng Rodrigo at matugunan din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din ho, aming ama, ang kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America, we pray for complete healing and recovery sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na cancer. Palayain mo siya, Panginoong Diyos, sa cancer na ito. Bulutin mo, Panginoong Diyos, ang anumang pinag-uugatan ng cancer, Panginoon, sa kanyang katawan. At siya'y makalalaya, Panginoong Diyos, ng lubusan, complete healing recovery, good health and wellness para po sa kanya, at pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya, Roman, at matugunan din ang kanilang mga daily financial need. Gayun din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Dean at Tordy O'Connor, Panginoong Diyos, ng Abukay, Bataan. Tatlong gulang, Panginoong Diyos, tulungan mo rin siya sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, umaasa kami ng batang ito, Panginoon, ay gagaling. Makakalaya, Panginoong Diyos, sa kanyang karamdaman, Panginoon. At ihanda mo siya, Panginoong Diyos, sa kanyang magiging magandang future sa kinabukasan. Pagpalay mo ang buong pamilya ng O'Connor at gayon din ang kanilang mga financial need. Ang kapatid na Rogelina Liaban, Panginoon, na dumadaan din sa kanyang karamdaman na breast cancer, Panginoon. Touch this woman, O Heavenly Father. Iparamdam niyo sa kanya, Panginoong Diyos, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkamalapit. Alam na yung Panginoon na meron kang magagawa sa kapatid na ito na Rogelin upang siya makalaya sa kanyang cancer na pinagdadaanan. Complete healing recovery, good health and wellness, paranas mo sa kanya, Panginoong Diyos, with your blessing for the family na kailangan nila. Ang kapatid na Lali Sibedo ng Project 7 Quezon City, tulungan mo siya sa kanya patuloy na therapy na ginagawa upang siya lubos ng makalakad, makimayos ng kanyang buong katawan, Panginoong Diyos, nang siya makapanumbalik sa kanyang testing pitching ministry bilang isang guru, Panginoon, dyan sa Quezon City sa paralan. Bless the whole family of Acevedo at matugunan din ang kanilang mga need. At gayon din, Panginoong Diyos, sa kapatid na Lady Lacandasa ng Marilao, Bulacan, for complete healing and recovery, good health and wellness. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang buong pamilya. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Yoli Caco, Panginoong Diyos, ng Valenzuela City, Metro Manila. Ang ilangan din, Panginoon, ng healing and recovery, pairugan niyo, Panginoong Diyos, at mangyari sa kanyang buhay. Bless mo ang kanyang buong pamilya. Ang kapatid na Patricia Astibi, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan din na cancer, Panginoon. Lord Jesus Christ, overhaul the body of this woman, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanyang cells, pagpalain mo. At maalis po, Panginoong Diyos, ang pinakasanhi ng kanyang cancer na dinadaanan, Panginoong Diyos, complete healing recovery para sa kanyang health and wellness at blessing upon blessing para po sa kanilang pamilya, sa kanilang pangailangan. Ang kapatid na Lena Sinches Mercado, Panginoong Diyos, na dumadaan din sa cancer stage 4. O aming Ama at aming Diyos, maawa po kayo at mahabag sa kapatid na ito nang siya po ay makalaya din sa kanyang pinagdadaanan na cancer, Panginoong Diyos, at pagpalay mo siya at na makaranas po ng lubos na kagalingan at kalakasang kailangan niya with good health and wellness at gayon din ang kanilang mga financial na kailangan. Ang kapatid na Bernarda Penor, Panginoong Diyos, na magimayos ang kanyang baga, ang kanyang pangatawan, Panginoon, complete healing and recovery para sa kanya, Panginoong Diyos. Umaasa kami na pagpalain mo ang buong pamilya ng Penor at matugunan ang kanilang mga needs sa araw-araw, at gayon din ang kapatid na Andrea dyan sa United States of America na naka-schedule po ng January 14 na 2021 sa kanyang pagdadaanan na medical mitral valve balloon na valvotomy, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kapatid na Andrea sa kanyang kalalagayan, sa kasalukuyan. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness. Pagpalain mo rin kanyang buong pamilya na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At sila na pamilya Cruz, pamilya Magtoto, Panginoong Diyos,
At gayon ni Panginoon ang kapatid na Remigio Nunan, na matagal na po na nakahiga dyan sa Home Care Center ng Quezon City, Metro Manila, Panginoong Diyos, ang kapatid na ito mula sa Balanga City, Bataan. Dalayan po namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na sumasa kanya, na nagbibigay po ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoong Diyos, at gayon din ng pag-asa na kailangan niya. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na maging maayos po sana ang kanyang kalalagayan na, at siya makatatanggap, Panginoong Diyos, ng kagalingan nagbumula sa iyo, Panginoon. Tugunin mo rin ang kanilang mga financial need, Panginoong Diyos. O aming ama at aming Panginoon, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, dalangin po namin ang kanyang patuloy na recovery at kagalingan, Panginoong Diyos. Pagpalay mo ang buong pamilya ng Gamoso nang matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Lili Borromio, Panginoong Diyos, ng Nagilian Isabela for complete healing, recovery, good health and wellness, pairugan po ninyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang buong pamilya ng Borromio. Ang kapatid na Nore Bibat, Panginoong Diyos, dyan sa bandang Cebu, Visayas, gayon din po for complete healing and recovery, good health and wellness, marapatin po ninyo, O Diyos, pagpalain niyo ang buong pamilya ng Bibat at gayon din ang mga Domingo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Princess Raika Roan Domingo Pascual, na meron din karamdaman, Panginoon, nandiyan sa bandang Qatar. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kapatid na Princess nang siya ay lubos na makaranas, Panginoon, ng iyong himala ng pagpapagaling at pagpapalakas sa kanya. Pagpalain mo siya at maging ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ng Pascual, Lord Jesus, tugunin din ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Ligaya Alvarez, na dumadaan din sa diabetic at high blood, at ganyan kapatid na Francisco Mariano, Panginoong Diyos, mula sila dyan sa bandang Dinalupehan, Bataan. Pagpalain mo sila nang sila'y makararanas po ng iba yung kalakasan at gayon lang yung pagpapagaling, Panginoong Diyos, at gayon ng mga blessing na kailangan nila sa araw-araw. Sila na taga Mindanao, Panginoon, Rosalie Egbar for physical, emotional, spiritual strength. Kapatid na Luis Cita Requington, na may problema sa kanyang spinal cord. Jody Grace Maandig sa kanyang lupus, gayon din ang kapatid na Neo Eugenio. Meron siyang anemic, mababa hemoglobin, kapatid na Thelma Birriarial, diabetic. Bilhamor Alamin, diabetic din. Gertrudes Amores Lood, diabetic din. At meron siyang kidney failure, Panginoong Diyos. Tulungan mo, Panginoon, ang mga naturang kapatid na ito sa kanilang mga pinagdadaanan na nakaramdaman, Panginoong Diyos. Saplusin mo sila at iparamdam, Panginoon, na nanriyan ka sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos, na hindi sila mawala ng pag-asa, kundi maranasan nila ang lubos na kagalingan at kalakasan nagmumula sa inyo. At agayin din ang iyong pagkapala na kailangan po ng mga pamilyang ito, ng mga Lood, Alamin, Birreal, Eugenio, Mandig, Requinton, Egmar. Agayin din, Panginoon Diyos, ang kapatid na Rosalinda Henner de la Peña at ang kanyang asawa, Panginoon, dyan sa bandang Silang Cavite, Panginoong Diyos. Pagpalain mong mag-asawang ito nang patuloy silang makaranas, Panginoon, ng inyong pangangasiwa sa kanilang buhay at pamilya. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila po ay mapalakas sa kanilang mga pangatawan at gumaling sila at matugunan din ang kanilang mga daily need, Panginoon. O aming ama at aming Diyos, ang kapatid na Ernestina Cabico sa Lusok, Bungabong, Nueva Ecija, ang kanyang patuloy na kagalingan sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kidney, Panginoong Diyos. Dalangin naman na lubos na ipagkaloob mo ang maayos na kalusugan at kagalingan sa kapatid na ito at pagpalain mo ang buong pamilya ng mga Cabico, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na mga iba pa na kung saan ay dumaranas ng iba't ibang klase ng problema, ng anxiety, depression, karamdaman, Panginoon, na nasa loob ng kanilang mga tahanan. Gayon din, Panginoong Diyos, na nasa loob ng pag-amutan, klinika, mga quarantine facilities. Dalangin po namin ang kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. At gayon din po sa lahat po ng tinama ng COVID-19 sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, Panginoong Diyos, patuloy po na inyo pong napagpalain sila. At ipagkaloob ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, matugunan din ang kanilang mga financial need. O aming ama't aming Diyos, patuloy po na pagpalain at pangunahan at gamitin ng mabisa, Panginoon, lahat po ng mga paggamutan, quarantine facilities, gayon din ang mga medical frontliners, essential frontliners, at gayon din ang mga spiritual frontliners na nanalangin para po sa lahat mga kapatid na ito. And all other frontliners, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoong Diyos, sa buong mundo, pagpalay mo lahat na kasangkapanin ng mabisa, Panginoong Diyos. Kami po ay nakikisa sa lahat po ng nasawi
ng kanilang mga mahal sa buhay. Iparanas mo, Panginoong Diyos, ang iyong pagkapala sa bawat pamilyang naulila. Palakasin mo sila, i-comfort mo sila, at gayon din ay ikulikil mo, Panginoong Diyos, sa kanilang mga puso at isipan ng pag-asa ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan, at gayon din ay paranas mo sa kanilang iyong blessing, Panginoon, na unlimited. O aming ama at aming Diyos, unto thy hands we did commit and trust all the bodies, spirits, and souls of every person who passed away because of the COVID-19 and other causes of death, Panginoon, ng mga kapatid na ito. Sa inyong pag-ahari at sa iyong pangangasiwa sa kanilang mga buhay dyan, sa iyong ipinangako at inihanda na kaharian, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po sa lahat po ng mga milyones na pinagaling mo sa pamagitan ng mga kinasangkapan mo, Panginoong Diyos, mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at gayon din sa mula sa iba't ibang lugar sa buong mundong ito, Panginoon. Thank you very much sa inyong paghilos. Thank you very much sa lahat po ng iyong mga kinasangkapan. Panginoong Diyos, naway tuloy-tuloy na ang kanilang kagalingan, Panginoon, at tuloy-tuloy na, Panginoong Diyos, na sila po ay makararanas na ng tunay na paglaya mula sa global pandemic na ito, Panginoon. At hindi po manumbalik ang COVID-19 sa kanilang katawan, kundi tuloy-tuloy na, Panginoong Diyos, na sila malakas na, malakas ang kanilang immune system, malakas ang kanilang pangatawan, at malusog ang kanilang buhay, Panginoong Diyos, at gayon din na sila po ay hindi makalimot sa inyo, na manalig, sumampalataya, at gayon din na lumago sa kanilang espiritu ng labuhay. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, lahat ng bansa sa buong mundong ito, sa lahat ng pamunuan. O aming ama't aming Diyos, pagpalain mo nang kami makaahon mula sa kahirapan, nang kami, Panginoong Diyos, ay makaahon mula sa global pandemic na ito. We pray, O Heavenly Father, that you will indeed the soonest time to stop this global pandemic, coronavirus disease 19, and of course this so-called variant na sinasabing bago, for the elimination of this, Panginoong Diyos, sa madaling panahon, at gayon din for the flattening of the curve of this global pandemic, Panginoong Diyos, not only in the Philippines but also in other parts of the globe, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat po ng mga mamamayan, lahat ng pamilya, lahat po ng bahagi ng mga barangay, ng lungsod, ng munisipalidad, probinsya, at gayon din sa bawat rehiyon, sa bawat bansa, Panginoon, sa buong mundong ito, Panginoon. Dalain po namin, Panginoon Diyos, ng kasapatan ng solusyon sa bawat problema na meron kami. Problema sa illegal drugs, problema sa krimen, sa insurgency, at gayon din, Panginoon, sa usapin ng terrorism, sa katiwalian, gayon din sa pangkabuhayan, Panginoong Diyos, at gayon din po, Panginoong Diyos, sa anumang problema pa meron sa daigdig na ito, Panginoon, we pray, Panginoong Diyos, na kami po'y magkaisa, magtulungan, magmanasakitan, tulong-tulong kami, Panginoong Diyos, sa paglutas sa lahat po ng klase ng problema, Panginoon. Gawin mo, Panginoong Diyos, ng taon na 2021, Panginoon, na year of healing, year of recovery, Panginoong Diyos, at ito ay taon din na kung saan kami po ay ma-restore, maibangon. Ito ay taon, Panginoong Diyos, na kung saan kami po ay mapayagpan sa aming mga tungkulin at pananagutan na naglilingkod, nagmi-ministeryo at nagmi-misyon, Panginoon. O aming ama't aming Diyos, gawin mo ng taon na ito, ng 2021, na isang matagumpay. Ito po ay victorious. Ito po, Panginoong Diyos, ay lumaganap, Panginoon, ng iyong salita. Yes, ang taon na ito, Panginoong Diyos, ay a year of revival, spiritual revival, and spiritual reawakening. O aming ama at aming Diyos, pagpalay mo lahat po ng mga nanunungkulan sa bawat bansa, mula sa taas hanggang doon sa pinakamababa. Pagpalay mo lahat mga ahensya, mga kagawaran. Pagpalay mo, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga institution, establishmento, mula sa gobyerno, mula sa pribada, at gayon din sa mga religious, mga churches, mga eskwelahan, mga estudyante, mga magulang, yes, mga educators, mga pamunuan, Panginoong Diyos, pagpalain mo kami lahat, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang buong mundo, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang buong sangkalupaan, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang buong karagatan, at gayon din ang buong kalupaan, at gayon din ang kalangitan, at lahat, Panginoon, pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos. Kasangkapanin niyo kami ng mabisa, gabayin mo kami sa buong araw na ito at sa mga daratal pang mga araw. Gawin mo kaming kapakapinabang makabuluhan sa daigdig na ito. In the mighty name of Jesus Christ, ilapat mo sa amin lagi, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig.
ang dumadaloy Panginoong Diyos na kagalakan, ang pag-asa at gayon ni Panginoon ang katyagaan, ang kabutihan, ang kapayapaan mong ipinagkakaloob at gayon din ang iyong katapatan, Panginoong Diyos, at maasahan mo kami na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, saan man kami dako naroon, makita mo kami at matunghayan na kami po ay nagtatapat. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ho ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At ngayon ay ating pong tunghayan ang mga kapatid natin na kung saan ay nagpaabot po ng kanilang mga comment. Hallelujah at praise the Lord. Ang Ride On Ministry ay nagpapaabot po ng pangumusta sa bawat isa sa inyo. Kumustang buhay, kumustang pamilya ninyo, kumustang inyong pinagkakabalahan, kumustang inyong kalusugan. Yes, kumusta ba, natutugunan ba ang inyong mga pangailangan sa araw-araw? Yes, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bawat episode ng Ride On Ministry. Salamat po sa inyong pakikiride on. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos kapag kayo po ay nag-share ng episode ng Ride On Ministry. Bahagi po kayo na nagmi-ministeryo sa pamagitan nito sa mga pamamahayag, sa ating mga panalangin at gayon din sa ating mga pagpapalakasan sa isa't isa. Yes, hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Regional Bishop Joey Lapitan? Ang ating Bishop ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, shout out with Jen at God bless Lapitan family. And of course, your ministry and leadership to your regional constituents. Palakpakan po natin, God bless Lapitan family. Palakpakan po natin. Picture natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay mabuti naman po kami, Bishop Lito. Palakpakan natin at sila ay nasa mabuting kalamang. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, how are you, my dear educator Jocelyn Makatugal Bakling ng Yes Living Water Methodist Church, Barangay Kabgabin, Maribel, sa Bataan. Shout out with Jan at please extend the regards to Reverend Alex Bakling and to the whole family and to the church and of course sa lahat ng bumubuo ng Maribel, sa Bataan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Shout out with you at God bless Makatugal Bakling family. Hallelujah, praise the Lord. Picture natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. At kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Bless you more for being a channel of blessings to many souls. Thank you very much. At good morning din. At tayo po ay magpatuloy na maging daluyan ng kanyang blessing at gayon din ang kanyang ministeryo. Yes, how are you, my dear Veron Tanyaga Marquez? You are from Cavite City, Cavite, house life dyan sa bandang Cavite City. Please extend regards to your family and shout out with Jan at God bless Tanyag Marquez family. Palakpakan po natin sila lahat dyan at i-cheer naman natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. At sana minsan makapagating tayo dyan sa Cavite City at makarating tayo sa Sangley Point International Airport. Yata ang kanyang comment ay, blessed 2021 Bishop Lito and everyone. God bless us all with 3 emoji of prayer. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo yan. God bless. At mula sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Bakling, added comment, meekness, we need this attribute. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din added comment po ng Regional Bishop Joey Lapitan, taglayin ang bunga ng Espiritu sa taong ito 2021 at sa ating darating pang mga taon. Palakpakan natin ang Panginoon, taglayin natin. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear Lenlen Alsaga Kumare, dyan sa Malabon City, Metro Manila. Shout out with Jan at God bless Alsaga family. Please extend the regards sa aking inaanak at gayon din sa buong pamilya. Palakpakan mo natin, Alsaga family. At i-cheer naman natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, blessed Tuesday sa ating lahat. Thank you very much at same to you all, Jan. Blessed Tuesday. Yes, added comment, yes, mula sa ating kapatid na how are you, my dear Alma Monteverhena de Leon, kanib ng Yes, the Living Hope Methodist Church, Olongapo City, Sambales. Kumusta po kayo? Kumusta po ang buong pamilya ninyo? At kumusta na inyong kalusugan? And shout out to Louis Jen sa bandang Olongapo City at please extend also my regards to Pastor and the whole
Church. Palakpakan mo natin God bless Monteverhen Adelian family. Hallelujah. Praise the Lord. At i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comments ay mabiyayang umaga po Bishop and Ate Jean. Gusto po sa lahat ng nakikinig ng Ride On Ministry, isang umaga na naman pong makatanggap ng salita ng Diyos. Ito po iyong inabangan ko tuwing umaga ang Ride On Ministry. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much for that comment at thank you very much sa iyong pagbati. Hallelujah, at kanyang added comment. Yes, hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, amen sa Panginoong Diyos. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah at hallelujah sa ating Panginoong Diyos. Yes, mula sa kapatid na Educator Jocelyn Makatugal Bakrig added comment. Great is thy faithfulness, Bishop. I am singing with you. Palakpakan natin. Hallelujah at amen sa Panginoon. Napakaganda po ang awit na yan at salamat nala sa Diyos at gayon din sa kanyang kinasangkapan na nag-compose at naglapat ng musika niyan. Yes, how are you my dear Achi dyan sa bandang Cebu at Visayas? Kumusta ang buong pamilya mo? Kumusta na kayo dyan? Shout out with dyan sa buong Visayas, Cebu. Palapakan natin God bless Achi and your family. Yes. At i-cheer natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comments ay magandang buhay sa lahat. Good morning, Bishop, Ma'am Jean, and all. Salamat sa blessings at sana yung mga may sakit na heal na in Jesus' name, including my cousin, Dr. Paterno San Jurani. Thank you po. Amen. With how many emoji prayers? Yes, nine emoji prayers and 3 emoji of red color na red. Yes, purihin ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin muli. Hallelujah sa ating Panginoong Diyos. Good morning din. Salamat. Magandang buhay. Yes, pinapananangin natin lagi ang kapatid na Dr. Paterno. At gini mula sa ating kapatid na Educator Jocelyn Makatugal Bakrig added comment. Mga ka-ride on, let us bless the Lord for His faithfulness in our lives. Yes. Itaas natin ang ating mga kamay. I-bless natin ang bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Showers of faithfulness ng ating Panginoon. Showers of blessing mula sa ating Panginoon, mula sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Deaconess Merlin Sebastian. Miss na miss ka na namin. Kailan ka tayo magkita-kita, mata sa mata, eye to eye, face to face. Hallelujah. Shout out to be dyan sa bandang Bungabong, Nueva Ecija. Pero nandyan ka, nakalockdown sa bandang San Fernando, Pampangas. San Fernando City, Pampanga. Yes. Please extend my regards to your family at gayon din sa iyong ministeryo and leadership to the M. Pilipinas. Kalinga at gayon din sa iyong gampanin paglilingkod dyan sa mega church ng Kabanatuan City ng M. Pilipinas. Kabanatuan City yan, Nueva Ecija. Palakpakan natin sila dyan sa bandang Nueva Ecija, Pampanga. Yes, God bless sa Sebastian family. Palakpakan natin. I-cheer naman natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, magandang buhay po sa lahat. Mabuti ang Diyos. Great is thy faithfulness. Palakpakan naman natin, Panginoon. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear Leti Lacandaso from Marilao, Bulacan? Kumusta ng kalagayan mo? Kumusta ng kalusugan mo? Araw-araw ay pinapanalangin ka at puri ng Diyos. We hope na ikaw ay nasa mabuting kalagayan na ngayon. Please extend my regards to your family and shout out dyan sa Marilao, Bulacan. God bless Lacandaso family. Palakpakan po natin sila. I-cheer natin ang kalimbong pamilya. Yes! Hallelujah! At praise the Lord ng kanyang comment ay... Good morning everyone and blessed day ahead. Yes, thank you very much at gayon din sa iyo at gayon din sa iyong pamilya at gayon din ang kanyang added comment. God bless us all. Thank you very much. Likewise, at gayon mo na sa ating kapatid na how are you my dear Nicanor Espejo? Yes, you are a member of the United Methodist Church. Amadeo Cavite, right? Yes, nice to meet you again. Please extend regards to your family and shout out with Jens at Kopi Capital of the Philippines, Amadeo Cavite. Palakpakan po natin sila, Espejo family. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay blessed morning, Bishop. Thank you very much. Ilocano ang kapatid na ito at naimbagabigat mo, kabsat nga ni Canor. Nabo Diyos agtultuloy ng mga paruknoy keng katayat na keng mga ipurwak kanya mitinan anay keng aglaplapusanan ng parabor na. Yes, amen sa Panginoon. Another Ilocano from
Ilagan City, Isabela, Luzon, Cagayan Valley, shout out to Lubijan, at God bless Usalia Bersosa family. Yes, kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa, palakpakan po natin sila lahat dyan. At i-cheer naman natin yan sila lahat. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang napakahalagang comment sa pagkakataon na ito. Magandang umaga po, Bishop Lito, Ate Jean, at sa mga ka-ride on. Ingatan at pagpalain tayo lagi ng Diyos. Maraming salamat po sa mga aral at panalangin sa araw-araw. Keep safe po lagi. God bless us all. Thank you very much. At same to you all dyan. Yes, added comment from Regional Bishop Joey Lapitan. May mga pangako na napapako, pero ang Diyos di napapako ang kanyang mga pangako. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, hindi napapako ang kanyang pangako. Alam niyo ho, kapag tayo pinangako na, na napapako po, ay hindi po maganda ang maging hatid sa ating mga buhay. Yes, kaya maging tapat tayo sa araw-araw. Yes, added comment from Regional Bishop Joey Lapitan. 2021, maging tapat at huwag makalimot sa pangako. Huwag kaligtaan gawin ang mga nararapat gawin para sa ating kapwa. Ang pagkahabag, pagkalinga at pagmamalasakit, palakpakan natin ang Panginoon ng tumataginting. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. Yes, how are you my dear kapatid na Manuel Terrado? Pandirin natin States of America, shout out to Lujan. Kamusta nang kalagayan niyo dyan? Meron na ba kayong presidente na talagang iniluklok? Mayroon pang mga mga protesta. Yes, panalangin natin ang buong United States of America nang sa kayo ay maging maayos na at nitong resulta ng kanilang election upang sa kanon ay patuloy na pangunahan ng bansang USA. Yes, please extend regards to your whole family. God bless Terrado family. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa United States of America, Terrado family. I-cheer natin ang buong mga pamilya Terrado. Yes. Happy New Year po sa lahat po sa inyo dyan. Ang kanyang comment ay, thank you Lord for always being with us and never leaving us. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinapasalamatan natin siya. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo dyan, alalahanin mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Kung nararamdaman mo man na iniiwan ka ng Panginoon, ikaw ang nag-iiwan sa Panginoon. Ay, yes, hallelujah, praise the Lord. Added comment from Regional Bishop Joey Lapitan, sa ating kapanahunan, marami rin sa atin ang mapagpaimbabaw. Tayo na nakakaalam ng katotohanan, tayo pang sumusuway sa paggahabag at pagkamakaawa sa iba. Hindi mapagpakumbaba, kundi mapagmataas. Sabihin po natin, aray. Yes, aray. Dapat tayong maaray. Sapagat yan po ay mahalagang paalaala po sa atin. Yes, how are you my dear kapatid na Rodella Andicoy, ang napakakisig at gwapong asawa ng ating kapatid na Sister Elvia Andicoy. Sila po ay mga kaanib, mga leader laiko dyan sa bandang Just a Living Water Methodist Church, Barangay Kabkabin, Maribel sa Bataan. Yan, shout out with Jan at God bless Andicoy family at God bless din ang trabaho mo dyan sa Okada, Manila. Palakpakan po natin sila lahat, Andicoy family. Ang kanyang comment ay, good morning po. Maraming salamat at good morning din sa iyo. Yan, sa minsan ay magkita tayo dyan sa Okada, Manila pag okay na. At ito mula sa tigbatid na Regional Bishop Joel Lapitan, added comment, mabuhay tayo ng may katapatan. Mamuhay tayo ng may katapatan. Ito ang nais ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat. Hindi nagpapanggap sa kanyang katapatan. Bagamat sinungaling ang bawat isa, hindi tapat at madalas tapat sa kasinungalingan. Yes, praise the Lord for that reminders. Talaga naman patuloy na tapat ng Panginoon. Palakpakan natin ang katapatan ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. How are you my dear kamag-anak? Yes, kapatid na Aida Tangonan. Yes, you are from Talugtog, Nueva Ecija, right? Yes, please extend regards to the whole family. Pag-iingat kayo dyan at pagpalain ng Panginoong Diyos. Shout out with Jan at God bless Tangon ng family, Talugtog, Nueva Ecija. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, i-cheer natin lahat sila dyan sa Tugatog.
Kalugtugan 9 ang kanyang commentary. Good morning, Bishop. Watching po. Thank you very much at good morning din. Sana minsan, kabagyan, kabsat, Ida. Yes. Kamuna ay magsalubong tayo at makilala ko ang buong pamilya mo. Yes. At kininadid comment from Regional Bishop Joey Lapitan. Ang lakbayin sa taong ito maging taon ng katapatan. Katapatan na di nagbabago kahit ano paman ang mangyayari at sa ating pakikibaka gawin ang lahat ng ating magagawa at makakaya para sa katapatan. Katapatan mula sa Diyos. Palakpakan natin at tayo po'y magpakatapat. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes, how are you, my dear at top fan, lay minister, Leonora Dado, ang napakasipag na tilingkod ng Diyos. Yes, shout out to Jan sa bandang Dubai. Shout out to Jan ng mga Pilipinos. God bless Dado family, of course, your ministry. Sa iyong ginagawa na sama-samang taga-bataman laban sa COVID-19 at ang iyong International Bible Study online. Yes, please extend my regards to your whole family, sa apo at gayon din sa mga napotalakpakan po natin Dado family. Ang kanyang comment, good morning po Bishop and Ate Jean at gayon din po sa lahat ng mga ka-ride on nice. At tayo po Bishop, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po at good morning po sa inyo. At ganyan mo lang sa ating batid ng How are you, my dear Beth El Gallego ng Cagayan City, Isabela. How's life dyan sa siyudad na yan? Yes, please extend my regards to the Gallego family. Yes, God bless you all. Shout out with you at God bless Gallego family. Palakpakan natin. Ito naman natin ang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ang kanyang commentary. Good morning po, Bishop and family. Also, our ka-ride on. God bless us all. Thank you very much. At likewise po sa inyo lahat. Yes, how are you, my dear Atafan Laura P. Pascual. Yes, from Canada. Shout out to Bijan sa bandang Canada. At please extend regards to the whole family at sa lahat po ng mga Pilipinos dyan. Pakaingat po kayo. Lalo itong sinasabing variant at God bless Pascual family. Palakpakan po natin. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. I-check natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Ang kanyang comment ay napakabuti ng Diyos. Bagamat di lagi mabuti at tapat, inabot at iniligtas dahil sa pagtanggap kay Jesus nating tagapagligtas. Maraming salamat, Bishop Litongonan. Napaka mapagpalang mensahe muli ang sa inyo pong ibinahagi. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. God bless sa Canada. Yes, Happy New Year, Canada. Yes, mula sa ating kapatid. How are you, my dear ka-chatmate? Yes, from Kabakan, yes, North Cotabato ng Mindanao. Shout out with Jan sa bandang Mindanao. Yes, God bless Ramos family and to all of you. Please extend my regards to your pastor and to all the members out there. Yes, especially to your family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At ngayon din na itin na natin ang kanilang mga buong pamilya, Ramos family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang promenade to God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon to God be the glory. Added comment from Regional Bishop Joey Lapitan. Sa gitna ng pakikibaka, manaig sa buhay natin ang katapatan upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Ikaw at ako ay kailangan ng Diyos upang manaig ang katapatan at makakaasa tayo sa darating na panahon. Yes, makakaasa tayo sa darating na panahon mayroong pagbabago. Yes, gawin at puspusang paggawa para sa taon ng pagbabago. Kasangkapanin tayo ng Diyos at asahan natin ang kanyang gabay para sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Panahon ng pagbabago. Ang pagkilos ng Diyos sa buong sangkatauhan. How are you, my dear Tapan? Yes, kamag-anak. Yes, Katara Louie. Ito po talaga ang tunay na pangalan niya, Dr. Veterinary Dr. Luningning Cruz. Yes, mula dyan sa bandang Sitob Caloocan ng Metro Manila. Shout out to Luigi Jan at please extend my regards
sa ating uncle at sa ating yes, auntie and to the whole family. Pakaingat kayo pagpalain ng Panginoon. God bless Cruz family at Qatar Louis. Yes, panakpakan po natin sa lahat dyan. Palawakan City at i-cheer natin kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment ay good morning po to all. Thank you, Bishop, sa mga pangkalahatang dalanginan na iyong ginagawa araw-araw. Blessed day po to all. Yes, thank you very much at good morning at pagpalagi ng Panginoon. Once again, yes, hallelujah mula sa ating kapatid na Divinist Merlin Sebastian. Added comment, Lord, tulungan niyo kaming maging tapat sa lahat ng bagay, lalo na po sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, magpapatapat tayo, yes. Mula sa ating top fan, Le Minister Leonora Dato, added comment, tunay na tapat ang Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon na may maging tapat din tayo sa ating pananampalataya at higit sa lahat ng ating mga ginagawa. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. Ganyan added comment from Premier Bishop Joey Lapitan, kapag pinagpapala tayo ng Diyos, siya'y laging nagtatapat sa Diyos. Ngunit nung kinakalabit ng Diyos, nawala ang kanyang katapatan. Siya pa ang may pagmamataas sa Diyos na siya'y kanyang pinabayaan. Nawala ang katapatan para maalab, para maalaalan na walang katapatan natin na dapat awitin natin lagi ang dakilang katapatan para maalaala natin ang katapatan niya sa ating sa panahon ng ating mga pangailangan. Palakpakan natin dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At praise the Lord! Added comment mula sa kanyang rumaragatang komento, yes, salamat po sa awit, grabe ang pag-ibig at katapatan ng Diyos, tunay na siya ang dakila. Yes, kung kayo po naniniwala na grabe, grabe ang pag-ibig ng Diyos at gayon din kanyang katapatan, pumalakpak po tayo ng malakas at tumataginting. Hallelujah, praise the Lord, napakagrabe ang katapatan at pag-ibig ng Panginoon. Yes, how are you, my dear brother Nehemias Orpiada? Kanib na Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Yes, shout out with you at pagpalain kayo ng Panginoon. Orpiada family, please extend my regards to your family. Palakpakan po natin, Orpiada family. Yes, itir natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah at praise the Lord ang kanyang comment. Good morning po, Bishop, and God bless you always. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Good morning, God bless. Divinist Merlin Sebastian, added comment, miss ko na din po kayo. God bless us all. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ilabas natin ang ating dalawang kamay. Kung namimiss natin ang bawat isa sa atin, ay gawin natin ito. Yes, hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Sabihin natin sa katabi natin dyan, I love you with the love of the Lord Jesus Christ. Yes, added comment, continuation sa kanyang comment, thank you, Bishop, sa magandang mensahe. Dalain ko po, lalo pa kayong pagpalain, laging malusog at malakas. Salot, thank you very much, at sumasalot din ako sa lahat sa inyo. Panakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At ideklara natin ang laging malusog tayo at malakas tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Malusog tayo at malakas sa banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya saluduhan niyo yung katabi ninyo dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Maraming salamat po sa mga comments na yan at din sa mga incoming comments. Maging sa patuloy na mga kapatid natin na kung saan ay nakasubaybay at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. At hallelujah, at gayon din sa ating mga kapatid na kung saan di man sila nagpaabot ng comment, ay maraming maraming salamat po. Katulad po ng kapatid na nakikita ko, ang kanyang mukha, yes. Kumusta ka kapatid na Tita Corazon Navarro, kaanib po ng Capitol Methodist Church. Sito Balang Bataan, at lagi kitang nakikita. Araw-araw nakikita, early in the morning nakikita kita. Saan? Sa Facebook, sa mga magagandang ina-upload mo sa Facebook. At palakpakan naman natin. God bless ang buong pamilya ng mga Navarro. Hallelujah at praise the Lord. At patuloy mo magawin ang ginagawa ng ministry.
Yes, sabutin natin ang bawat lupalop ng daigdig na ito sa mga ginagawa natin. Yes, nakikita ko rin yung nakatungtong na kamay ng kapatid na Brother Ernel. Yes, nakatungtong yung kanyang kamay sa floor, nakataas yung kanyang paa sa taas, nagpupuri ang kanyang mga paa. Mula sa United States of America, shout out with Janet, God bless Brother Ernel. At gayon sa buong pamilya mo, palakpakan natin sila. At i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan po ang mga nakikita ko pong iba, mga bilog dyan na kung saan ay, sino? Hindi mo na nakikita, maraming maraming salamat po. Yes, ang comment ng ating top fan, number one, laging number one ito, kapatid na Tita Corazon na nabaro ang kanyang comment. Mabuti po, yes, palakpakan po natin siya, kurin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din bukod sa mabuti siya ay siya po ay ma-beauty. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon sa Panginoon, sabihin natin sa ating mga katabi dyan na, hoy, ma-beauty ka. Ano ba, ma-beauty ka? Puri na Panginoon Diyos. Sabi naman ng ating kapatid na Diyonis Merlin sa verse niya na in Jesus' name. Yes, amen. Ano kaya ibig sabihin ng in Jesus' name na talaga naman na tayo po'y pinabubuti ng Panginoon? Na tayo po ay pinabubuti ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na how are you my dear top fan? O mainyang Torres Cruz, kaanip po ng Bethel Medis Church yan sa barangay Magsaysay ng Dinalupihan na Bataan. How are you? Nice to meet you again in this live streaming. Shout out with Jan at God bless Torres Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Palakpakan natin Panginoon. Yes, ang kanyang comment ay God bless you po. Thank you very much. At sa lahat po sa inyo na hindi ko mababasa at hindi ko nakikilala, thank you very much. At gayon din po ang kapatid na yes, nakikita ko rin yung mukha ng kapatid na Nelda Nunan. Yes, kayo po ay nandyan sa bandang United States of America. At yes, purihin ng Panginoong Diyos ang opportunity na araw-araw pinapanalangin natin ng yung better half. Yes, Remihio Nunan. And shout out with Jen at God bless you all. At pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Palapakan natin ang buong pamilya ng mga Nunan. Yes, i-cheer naman natin sila lahat. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Sa inyo lahat dyan na hindi ko na po madetermine kung sino pa kayo. Yes, alam ng Diyos kung sino pa kayo. Anong pangalan ninyo? Mahal na mahal kayo ng Panginoong Diyos. At gayon din akong sana ay purihin natin ang Panginoong Diyos. At tiyakin natin na itong 2021 na ito ngayon pa lamang. Tiyakin natin na tunay nga naman na meron tayong intimate relationship with Jesus Christ. Na tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Sapagkat yan ang pinakamaganda na mangyayari sa buhay at karanasan natin. Ang matanggap natin, ang makilala natin, may sa pamuhay natin, maibahagi natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. He will always be the cornerstone of our lives, the cornerstone of our new journey 20 at 21. Kaya yan ay hindi dapat natin kaligtaan sapagkat mula sa Kanya na matapat ay gawin din tayong magiging matapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto saan man tayo naroon. Kaya ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. And may His Holy Spirit be with us always. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon, tagapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang walang kupas na Kanyang pagmamahal at ang Kanyang pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo. Gayun din ang patuloy na pakikisan niya, ang Kanyang pakikipisan sa bawat isa atin sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu upang tayo magtagumpay, mapaglabanan natin ang mundong ito at makayanan natin na tayo po ay maglakbay. Nataglay natin ang katapatan ng ating pananampalataya sa Diyos, katapatan natin sa bawat isa
at sa lahat ng ating ginagawa. Sumati nawa mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din na kung saan ay huwag po natin kalimutan, na kung saan ay we have to continuously observe and follow all the health protocols as being implemented by Interagency Task Force ng ating pamahalaan. And so with you na nandyan sa ibang bansa, ay inyo pong tuparin gawin ng mga health protocols sapagkat napakahalaga po at mga sinasabi natin at sinasabi na marami that health is wealth, prevention is better than a cure. Eh, purihin natin ang Panginoong Diyos. Happy day, Happy New Year sa bawat isa sa atin, and may we have a fruitful, invigorating whole day. At ma-enjoy natin sa lahat po ng ating ginagawa sa buong maghapon. And of course, the lunch that we are to partake in our respective tables. At gayon din, may we enjoy also the rest of the night sa ating pagtulog na mapayapa, na maliwalas. At magising tayo sa kinabagahan na ligtas, malakas ang ating pangatawan na merong ngiti, merong galak. At magkita-kita tayo muli sa ating Ride On Ministry episode 317 na bukas, araw po ng Miyerkules. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at ibalik natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yes. At purihin natin ang Panginoong Diyos at ang oras sa pagkakataon na ito ay eksakto na 11 ng umaga. Hallelujah at praise the Lord. Palapakan natin muli ang Panginoon. I-cheer natin muli ang bawat isa sa atin. At gayon din ay kapayapaan po ang sumayin niyo lahat. At manaig, mangibabaw at dumaloy sa inyong pag-ibig ng Diyos. At gayon din na kung saan mabuhay tayo na masaya at merong galak mula sa ating mga puso, mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, babay sa bawat isa sa atin until we meet again. Yes, hallelujah, praise the Lord.